salah. Kalau ini lalu kita maka kesama sa kapagod sandali na magkakasama. What's up mga ka-poultry? Punta na tayo ng ating poultry ngayon. And then, galing ako sa school ng aking anak. Kumuha ako ng mga modules para sa school nila. Magiging busy na naman ako nito. At the same time, busy din sa ating business. And then, meron pa akong ginawang bagong poultry business din. So, hopefully, maka-vlog pa po ako, makapag-upload pa po ako ng video, marami. Pero i-video po kasi yung bago kong business na pinatayo, ba-vlog ko din yon. So, for sure, meron pa rin akong vlog. So, please, please, guys, help me to upload more vlogs. So, subscribe and hit the notification bell button para updated po tayo sa next natin na episodes. So, bye-bye, guys. Alis na ako. What's up mga ka-poultry? Good morning. Ngayong araw na to is kakarating ko lang and then tatalakayin natin yung pinaka-importanting episode sa ating pagpa-poultry is yung malaking problema sa pagpa-poultry natin is yung mabaho na poultry at saka may langaw na poultry. So, ibibigay ko po yung mga strategy ko dito para po malaman nyo. Meron ako mga dating previous na episodes tungkol dito pero hindi ko po siya na-elaborate ng maayos. Ngayon, istatalakayin natin ng maigi. Kasi meron kasing nag-message sa akin. So, shout out po pala kay mga Gaptula family dyan. So, meron din siyang poultry. Maliit. So, namumblema siya. Kasi, backyard po yun sa kanya. Tapos, yung kapitbahay niya is, baka daw po, mabaho, tsas lalangaw. Yun, mga kapitbahay niya. Magalit sa kanya ba? Siguro. So, nagtanong siya sa akin. So, ngayon po, is i-elaborate ko siya talaga ng maayos. So, pinakauna po is, yung panatiliin natin na tuyo yung ating ipot. Diba po, yung broiler is nandun sa iipot yon, pupunta yon, mahulog yon sa ilalim ng ating poultry. And then, huwag niyong basain yung ipot doon sa ilalim ng poultry. And then, yung mga planggana natin. Na pinaghuhugasan ng tubig or yung tubigan ng ating poultry, huwag basa-basang itapon doon sa ilalim ng ipot. Kasi po, pag nabasa yung ipot, yun po yung magkukos po yun ng mabahong amoy. Tsaka yung mga langaw, dadapo doon. Mas mabuti po na ilagay nyo doon sa timba, yung tubig na pinaghugasan or balde. Tapos itapon talaga sa labas ng poultry. Doon, sa labas talaga. Dito po sa pagpo-poultry guys is kinikilala din natin or kinakaibigan ko po yung silangaw. Ano yung mga behavior at saka kung ano-ano pa. Ano pa yung mga gusto ng mga langaw. Yun, kinikilala ko siya, pinag-aaralan ko din yung langaw kasi ito po yung pinaka malaking problema sa pagpo-poultry. And then po, yun, sabi ko kanina, yung una is panatiliin na tuyo pong ipot. Huwag na huwag po babasain yung ipot doon sa ilalim. Huwag ihulog yung tubig sa ilalim. Kasi po, si langaw po is kinaibigan ko, diba? Gustong-gusto ng langaw yung mabasa-basa, mamasa-masa po. Gusto niya yung mamamasa-masa.
Kaya, huwag ihulog yung tubig doon sa ilalim. Kasi po, pagbasa yung ipot, nabasa, nahulog yung tubig doon, mababasa yung ipot. Gusto ni langaw doon, dadapo si langaw sa basang ipot. And then, mangingitlog po si langaw doon. Thousands of langaw po yung mangingitlog sa isang langaw lang. So, ibig sabihin, pag maraming langaw nangingitlog doon, libo-libo po talaga yung langaw na mabubuhay. Magkakaroon po yun ng maliliit na uod. Tapos yung uod po, is yun na po yung magkukos ng mabahong amoy. So magagalit talaga yung mga kapitbahay natin dyan. Tapos dadami pa yung langaw. Pag napusa yung langaw, 3 days lang, pusa na agad yun. Pag napusa yun, wala na, libu-libong langaw na ang nandito sa poultry mo. And then, second po, is yung pamamaraan na ginagawa ko, is, di ba po sa paligid ng poultry nyo, is kanalan nyo po siya, lagyan nyo siya ng kanal. Meron naman akong pinakitang picture doon sa kanal ng aking poultry. So, yun po. Kahit anong paraan, pamamaraan doon, basta lagyan nyo ng kanal yung poultry nyo. Kasi po, pag may kanal yung poultry nyo, guys, mga ka-poultry, pag uulan, hindi po papasok yung tubig. So, hindi mababasa yung ating mga ipot. So, yun po, guys. Kanalan nyo, ha? And then, the third one is, diba, sabi ko po, is kinikilala ko or nakilala ko na or kinaibigan ko si langaw. Diba, gusto nila sa mga masamasang lugar. So, yung broiler natin, guys, sa taas, pag may sakit ang broiler natin, may sira po yung digestive system niyan. Yung ipot po na lalabas ng sa ating broiler, pag may sakit, ha, is basa, mamasa-masa. So, dadapo na naman ulit si langaw doon, mangingitlog, magkakauod, tapos babaho. Tapos dadami ulit yung langaw. So, para panatiliin na walang langaw, so, alagaan ng maayos or maigi ang ating broiler. Nasa management po talaga yan. Kaya meron tayong binigay ng mga medications, vitamins, tsaka mga food supplement para sa ating broiler para hindi po magkasakit ating broiler. Kasi po, pag nagkasakit ang ating broiler, basa po yung ipot niyan, magkukos po yan ng langaw. Kasi pupunta yun sa ilalim, dadapo si langaw doon sa ilalim ng sa ipot, magkukos yun ng mabahong amoy. Then, mararami yung uod. Pag napusa yung uod, nadami ulit yung langaw. Yun. Kaya, isa din yung paraan, pangatlong paraan, is alagaan ng maigi or maayos yung ating broiler. Dapat wala pong sakit. So, yun po ang pangatlo. So, yung pang-apat po is ito po yung pinakamabisang paraan na ginagamit ko. Ito po talaga ay bagsakan, napatay talaga yung langaw. Ito po yung in-spray namin. Yung paligid ng ating poultry. So, kinaibigan ko ulit si langaw. Kinilala ko. Si langaw pala, mga ka-poultry, is tuwing gabi, is hindi po siya pupunta doon sa ilalim ng ating poultry. Kundi, pupunta po siya sa labas ng ating poultry, sa gilid ng ating poultry. Diba, meron pong mga damo-damo dyan sa gilid ng ating poultry. Doon po sila matutulog, mga ka-poultry. So, hindi po sila matutulog doon sa ilalim ng ating poultry, ha. So, doon sila matutulog sa labas. Pinagmastan ko talaga, kinaibigan ko nga talaga sila langaw, eh. So, doon, sa panahon na yon, every gabi po, every night, is ini-sprayhan po namin sila. Ginagamitan po namin sila ng yung power spray. Yung power spray po ng mangga, yung pang-spray ng mangga, malakas yun, eh. Kahit walang medicine or medisina na ilagay mo doon, basta matamaan yung langaw, patay talaga, eh. Tapos, hinahaluan ko siya sa isang drum, ay kalahating drum, nilalagyan ko po siya ng
ng insecticide, yung pangpatay ng mga insekto, pati na din yung mga langaw. Tapos, nilalagyan ko din ng formalin. Sa dati ko pong video is, in-explain ko na po siya. So, explain ko siya ulit, pero mas elaborate talaga ngayon. And then po guys, gabi po siya kung tirahin ha, kasi gabi po pupunta si langaw doon sa mga damo-damo sa gilid ng ating poultry. Gabi talaga. Then siguraduin na patay yung mga ilaw lahat. Kasi po, pag may ilaw, kahit konting ilaw, doon pupunta yung silangaw doon. Pag nabulabog silangaw or natamaan ng spray, doon pupunta yung silangaw doon sa may ilaw. Kaya may possibility pa na mabubuhay siya. So, patay talaga yung ilaw guys ha. Diba po, nung nakaraan kong preview, may strategy po ako sa pag lights off, lights on strategy na binlog ko dati po nung nakaraan. So, di ba po alas 5 hanggang alas 7 naka-off po yung lights. So, sa panahon na pong iyon, dun ko din po tinitira si langaw. Pinapatay ko sila, pinupuksa. Kasi po, dapat patayin mo na si langaw dito agad-agad sa poultry mo. Huwag mo na siyang palayasin. Kasi pag pinalayas mo lang yung si langaw, lilipat yun ng ibang lugar. Pupunta yun sa mga kapitbahay mo, sa mga ibang lugar. So, si kapitbahay mo, magagalit yun. Aamo yun dun. Sinong pagsisisihin? Sinong sisisihin? Ikaw, kasi ikaw may poultry. So, patayin mo na si langaw ngayon-ngayon pa dito sa poultry mo. So, yun guys ha. And then, isprehin mo siya sa paligid. Situit na gabi, kasi gabi siya lilipat doon sa mga damo. And then lights off. Lights off po guys ha, mga kapoultry. So yun po yung mga strategy na ginagamit ko o paraan dito. So based on experience, maganda po siyang klaseng paraan. Kasi 80% po ng langaw is patay talaga. Pag titingnan mo siya kinabukasan, makikita mo yung mga langaw na sa gilid, patay talaga, tepok guys, promise, totoo. Tirahin mo siya. And then, ginawa mo na yung panatili mo na yung pagtutuyo ng ating ipot, nagkanal ka na, inalagaan mo ng maayos yung mga broiler natin na hindi nagkasakit, hindi basa yung ipot niya, and then nag-spray ka na, tapos grabe talaga yung management mo. Tapos may nagagalit pa rin na kapitbahay mo or nagalit sila kasi may langaw, may amoy pa rin, pero sa tingin mo wala naman. So may isang solusyon pa din dyan guys, panglimang solusyon. Kaibiganin mo kasi si kapitbahay, lalo na yung talak ng talak. Kaibiganin mo siya at saka bigyan mo siguro ng manok. Yun lang yung gusto ni kapitbahay. Kaibiganin mo siya. Bigyan mo siya ng manok. Diba po, may split tayo, nag-i-split na manok. Yung nakikita nyo, may mga reject na manok. Yung hindi na talaga, may damage na manok. Yun, nag-i-split. Yun, ibigay mo kay kapitbahay. Kaibiganin mo si kapitbahay. Panigurado, si kapitbahay is hindi na yung tatalak. Kaibigan mo na siya eh. Diba? So, yun po guys. Sana po sa araw na to is may natutunan kayo na pinamahagi ko. And then ito po is based on my experience. And then 80% po ng langaw patay talaga guys. Mga kapoultry, totoo to. And then see you po sa next episode. And then para po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe naman po ng aking channel. And hit the notification bell button para updated po tayo sa next natin na episodes. So see you tomorrow guys. Bye-bye.